Sa tulong ni Chef Jean, pinuntahan ng aming staff ang Kai Foundation, isang non-government organization na sumusuporta at nangangalaga sa mga batang lumalaban sa sakit na cancer para sa isang sorpresa. Actually, itong pandemic na to, talagang isa sa nasagasaan is yung mga organizations talaga. Parang nawala yung physical or yung face-to-face interaction namin with the kids and the parents. As we all know na mababa yung immune system ng mga bata. So, kailangan nila ng mga protection gear para naman po meron silang panlaban. Sa panibagong ngayon. Nagdala kami ng mga supplies para sa mga bata na magbibigay din ng panibagong lakas ng loob at pag-asa ngayong Pasko. Kami po ay nagpapasalamat kay Miss Judy Ann Santos at kay Chef Jean Gonzalez. Maraming salamat po. Kay Chef Jean po, na isa rin pong cancer survivor, ako po, since nahiligan ko po yung pagluluto, nai-inspire po ako sa kanya na there is hope after po nitong chapter ng buhay na napakahirap talaga. Nagpapasalamat din po ako sa paano kita mapasasalamatan. Nai-inspire din po ako. Tapos yung pong napili nyo rin pong maging beneficiary ang KITE. Napakalaking tulong po niyon sa aming mga batang pasyente ng KITE na kahit ngayong pandemic po, nandyan pa rin po kayo patuloy na sumusuporta po sa amin at nagmamahal. Maraming salamat po. Sa mga bata na may sakit ngayon, itong mga may cancer, no? Magpagaling kayo. Okay? Lahat ng sasabihin sa inyo ng doktor ninyo, ng mga magulang ninyo, sundin nyo lang, okay? Kasi lahat naman ng payo nila sa inyo ay para sa ikabubuti ng kalagayan ninyo para sa ikagagaling ninyo. Ipagpatuloy ninyo ang mga pangarap ninyo sa buhay. Huwag kayo nawawalan ng pag-asa. Gumaganda ang teknolohiya, gumaganda ang mga paggagamot ng cancer. Kailangan huwag lang mawalan ng pag-asa at laban lang lagi. Laban lang. At kung mahihirapan kayo, lagi lang yung iisipin yung mga magagandang nangyayari dati. Para kina Chef Jean at Nurse Lorraine, maraming salamat. At para sa mga volunteers at tinutulungan ng KITE Foundation, kapit lang. Maligayang Pasko sa inyong lahat. We spent most of the year in isolation.